Isang Pinay nakasambahay sa Saudi ang tumalon mula sa apartment ng agency dahil hindi umuno kinaya ang panloloko, panggigipit at pang-aabuso ng agency. Ligtas naman ang ating kababayan, pero nang ihatid siya ng agency sa airport pauwi sa Pilipinas, tumakas siya at nagsumbong sa embahada. Yan po ang balitang Middle East ni Marlene Lavinia. Itinuro ni Marites natin sa cellphone video niya ang building kung saan siya tumalon noong August 15 para makatakas sa abusado at mapagsamantalang agency. Tumalon ako kasi nahalata ko na hindi, bukod sa kinukuha yung sweldo namin, hindi kaya, yung pinaghirapan namin hindi kami kayang pakainin sa pinaghirapan namin, manumalang isang kubos man lang. Na yun na yung naranasan ko, maruming tubig, iniinom ko. Ano ba yan? Nakaligtas si Marites, pero kahit dalawang buwan na ang nagdaan, namamaga pa rin ang kanyang paa at hindi makalakad ng maayos. Kwento ni Marites, dahil sa pagtalo niya sa building ay agad inayos ng agency ang agaran niyang pag-uwi sa Pilipinas. Pero dahil labag sa kalooban niya ang pag-uwi, tumakas siya pagdating sa airport. Humingi ng tulong si Marites sa Pinoy na nagtatrabaho sa coffee shop sa airport na nagbigay ng numero ng embahada. Agad naman siyang nirescue ng embahada na nag-aayos na ng kanyang kaso. Kwento ni Marites, wala na siyang permanenteng amo sa Riyadh. Pinapasa-pasa siya ng agency sa iba-ibang employer at hindi pinasahod. Pinakamatindi rito, pinagnanasaan umano siya ng tagapamahala ng agency. Kasi nagising ako, natutulog ako, nandun yung panghahawak niya na hindi mahigpit na, hindi maganda na, talagang rape na talaga. Pati ibang babaeng hawak ng agency, inaabuso. Wala na nga silang takot na kung ano-ano lang hahawakan sa part ng katawan namin. Mabut sana kung hawak lang, halos lamutakin kami. Dahil sa sobrang galit na naipon sa dibdib, muntik na raw siyang makapatay. Umawak na rin ako ng kutsilyo para ipagtanggol kasi inawat lang ako ng mga itopya na huwag ko raw gawin kasi nga, mahirap. Na luminaw pa rin sa isip ko na ayokong makapatay. Kung mapatay ako o kung mapatay ko siya, ganun lang yun eh. 43 years old si Marites, hiwalay sa asawa at walang anak. Dati na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa, pero hindi pinalad. Nagsisisi talaga ako itong pag-apply ko sa agency ko sa Pilipinas. Saka yung noon, kinakabahan na ako, wini-withdraw ko yung passport ko, ayaw nila, wala pa. Yung ASEAN agency. Ang mga recruitment agencies na siya sanang gabay na mga paalis at umalis ng OFW ay isa pang dahilan ng mga problema ng mga OFW. Kaya panawagan ni Marites na mabago ang sistema ng mga recruitment agencies. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia.